Maagang uminit ang ulo ni Manila Mayor Isko Moreno matapos datna ng tambak ng mga basura sa isang kalsada sa Divisoria. Bukod dito, meron mga naniningil na raw sa mga tindera para sa mas magandang pwesto pagsapit ng Christmas rush. Umaaksyon si Romel Lopez. Kawalang yan. Napangamod na lang ng ulo si Manila Mayor Isko Moreno nang madatna ng dugyot na Elias Street sa Divisoria kaninang madaling araw. Sumalubong sa alkalde ang tambak ng mga basura habang nag-iinspeksyon sa lugar. Hindi tuloy nakaligtas sa galit niya ang mga nagtitinda. Hindi ba kayo nahihiya niya? O talagang papuinin kayo sa bahay? Kailangan ko pa kayo supresahin. Pinaghahanap buhay ko na nga kayo eh. Dahil dito muling pinagbawal ang pagtitinda sa lugar. Pagsikat ng araw, ito na ang itsura ng Elias Street. Biglang nawala ang mga basura at maluwag na rin ang kalsada. Nasa gilid naman ang mga vendor na nakasambako ang mga mukha. Paliwanag ng mga tindera, hindi sila nagkalat sa lugar. Sa gabi, wala po nagtitinda. Kaya po, dito sa sa gabi, dito nila tinambak yung mga basura. Mga basura ng ibang ibang kali-kali, mga building, magkabilaan, binababa nila tuwing gabi. Sana po ibigay ulit kasi dito kami naghanap buhay. Sa kalsada lang po kami, saka may pinaparal pa po ako. Pero si Yorme, bad trip talaga. Bukod kasi sa dugyot na kalsada sa Divisoria, nakarating din sa kanyang tanggapan na ngayon pa lang may naniningil na ng 15,000 pesos para sa mas magandang pwesto sa papalapit na Christmas rush. May ilang kasi dyan, yung mga organizer, humihingi na ng advance sa mga vendor. Babalikan na po? Hindi. Humihingi ng advance na sinasabi, pinapangako sa mga vendor. Hindi papayag yan dahil Pasko eh. Sa akin, sa mga organizer, managinip kayo. Ginit din na alkalde na hindi siya tumanggap ng pera kapalit ng pagbalik ng mga vendor. Meron lang daw talagang area na bawal pagtindahan at meron din namang pinagbigyan bilang konsiderasyon kabilang na ang ilaya. Other perpendicular roads were given to our fellow Manilans who are bending in the side. No? But meron tayong hiningi sa kanila na bubuksan nila yung kalsada. Doon lang sila sa Ledgi. Tapos kailangan ayusin nila yung kanilang basura. Alam naman daw ni Isko na dahil sa pinatutupad niyang pagbabago ay may mga nasasagasaan siya, kaya naman may natatanggap na daw siyang mga pagbabanta. Pero si Yorme, chill lang daw. Nagbabalak sila. Ako naman, ipinagpapasa Diyos ko. Pag wala kang inaapakang paa, wala kang dapat ka ba? Umaaksyon, Romy Lopez, News 5.